ngayon ay nagsasaya. Isang sugo sa lagi, tayo ay mayroon na. Salamat sa may kapal, sa banal na biyaya, tinanghal ng daigdig, kayo maging dakila. Purihin ka, Lorenzo, at iyong mga kasama, alagad ng may kapal, sa gisag ng pag-asa, sa rosaryo ng Birhen, kami yung kasama, iyo ang aming puso, Lorenzo de Manila. Lorenzo de Manila. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga gumaganap sa iyong kaluuban, kahit na sila ay usigin at pahirapan, ay itinuturing mo na mapalad sa iyong kaharian. Ang katapatan ng mga banal na martir na sina Lorenzo Ruiz at mga kasamahan ay mapasamin nawa araw-araw upang ang paglilingkod sa iyo at sa kapwa-tao ay aming magampanan.
Inilulukob namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Anak ko, kung nais mong maglingkod sa Panginoon, humanda ka sa mga pagsubok, maging tapat ka at magpakatatag. Huwag kang masisiraan ng loob sa panahon ng kasawian. Manalig ka sa Panginoon at huwag kang lalayo sa Kanya. Kung nais mong tumiwasay habang nabubuhay, tanggapin ang anumang ipagkaloob niya sa iyo. Tiisin mo ang kadustaan kahit ano ang mangyari. Kung ang ginto ay dinadalisay sa apoy, ang banal ay sinusubok ng Panginoon sa apoy ng pagtitiis. Magtiwala ka at tutulungan Kanya. Maging tapat ka sa Kanya at makaaasa ka. Kayong may takot sa Panginoon, maghintay kayo ng Kanyang habag. Huwag kayong lalayo sa Kanya nang hindi kayo mapahamak. Kayong may takot sa Panginoon, magtiwala kayo sa Kanya. At walang pagsalang tatanggap kayo ng gantimpala. Kayong lahat na may takot sa Panginoon, umasa kayo sa Kanya. Pagpapalain niya kayo, pasasaganain at paliligayahin magpakailanman. Tingnan ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno. May nagtiwala pa ba sa Panginoon na nasip hayo? May nananatili bang naglilingkod sa Kanya na Kanyang pinabayaan? May tumawag ba sa Kanya na hindi niya dininig? Sapagkat maawain at mapagpatawad ang Panginoon. Pinatatawad niya tayo sa ating kasalanan, inililigtas sa kagipitan. Kawawa ang mahihinang loob at mga tamad. Kawawa ang makasalanang mapagkunwari. Kawawa ang mahihina ang loob. Ayaw nilang magtiwala, kaya hindi naman sila tatangkilikin. Kawawa kayong mga nawala ng pag-asa at ayaw nang makibaka. Ano ang gagawin ninyo pag naningil na ang Panginoon? Ang mga may takot sa Panginoon ay di sumusuway sa Kanyang utos. Ang mga umiibig sa Kanya'y namumuhay ayon sa Kanyang kalooban. Ang mga may takot sa Panginoon ay nagsisikap na siya'y biglang lugod. Ang Kanyang kautosan ang umiiral sa buhay ng mga umiibig sa Kanya. Ang mga may takot sa Panginoon ay handang maglingkod sa Kanya. Nagpapakababa sila sa Kanyang harapan. Sabi nila, ipinagkakatiwala natin ang ating buhay sa Panginoon sa halip na sa mga tao, sapagkat kapantay ng Kanyang kamahalan ang Kanyang habag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mahalaga sa may kapal ang kamatayan ng banal. Mahalaga sa may kapal ang kamatayan ng banal. Mahal ko ang Panginoon pagkat ako'y dinirinig. Dinirinig niya ako sa dalangin ko at hibik. Ako'y Kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Mahalaga sa may kapal ang kamatayan ng banal. Noong ako'y mahuhulog sa bingit ng kamatayan, nadarama ko ang tindi ng takot ko sa libingan. Lipos ako ng pangamba at masidhing katakutan.
Mahalaga sa may kapal ang kamatayan ng banal. Sa ganoong kalagayan ang poon ang tinawag ko, at ako ay nagsumamo na iligtas niya ako. Mabuti ang Panginoon, siya'y mahabaging Diyos. Tunay siyang mahabagin at mapagpahinuhod. Mahalaga sa may kapal ang kamatayan ng banal. Ang poon ang nag-iingat sa wala ng sumaklolo. Noong ako ay manganib, iniligtas niya ako. Manalig ka, o puso ko, sa Diyos ka magtiwala. Pagkat siya ay mabutit, di marunong magpabaya. Mahalaga sa may kapal ang kamatayan ng banal. Ako'y kanyang iniligtas sa kuko ng kamatayan. Tinubos sa pagkatalo at luha ko'y pinahiran. Sa harap ng Panginoon, doon ako mananahan. Doon ako mananahan sa daigdig nitong buhay. Mahalaga sa may kapal ang kamatayan ng banal. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Mapalad ang inuusi sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamting langit. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya, ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila ay tinuruan niya ng ganito, mapalad ang mga aba na wala ng inaasahan, kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nakakapit, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin,
sapagkat kakakabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipagkakasundo, sapagkat sila ay ituturing ng Diyos ng mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin, inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propeta na nauna sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Ang isinasaad ng ating ebanghelyo ngayong umaga. Kung tuloy-tuloy nating isinasagawa, tinutupad ang kalooban ng Diyos sa ating buhay habang tayo ay nasa lupa. At lagi-lagi natin pinaglilingkuran ang Diyos kahit na tayo ay kinakalaban, inuusig, hinahamak, pinaghihirapan sa iba't ibang paraan. Ang sabi ng Panginoon, mapalad daw tayo. Bakit? Pagkatapos ng ating buhay sa lupa, sa langit tayo tutungo kaagad. At doon, makakapiling natin ang Diyos nang walang katapusan. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang mga santo ay ating tagapamagitan sa Diyos sa pamamagitan ng kasamahan ng mga banal
Ibinabahagi nila sa atin ang kanilang pananalig at kabutihan. Kasama ni Lorenzo, ating taga-pamamagitan, manalangin tayo sa ating Ama. Ang ating tugon, loobin mo na maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Para sa mga nakakalimot sa kanilang pangako sa binyag, naway matutunan nilang magbalik loob kay Kristo, manalangin tayo. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Para sa mga naghahanap ng tanging bokasyon sa buhay, naway maipakita ito sa kanila, manalangin tayo. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Para sa mga nabibigatan at nanghihina dahil sa dami ng tukso, naway manatili silang matapat kay Kristo, manalangin tayo. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Upang ang anumang nakabubuti sa buhay natin ay laging sa ikadarakila ng Panginoon at hindi para sa pagpapahalaga at pagmamataas ng ating sarili, manalangin tayo. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Upang manatiling matatag ang mga Pilipino sa pananampalataya kay Kristo at pagmamahal kay Maria, manalangin tayo. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Panginoon, sa inyong awa at dunong ay hinirang mo ang iyong lingkod na si Lorenzo na maging saksi sa pananampalataya at huwaran namin sa buhay Kristiyano. Sa pag-aalaala sa kanya, hinihiling namin ang pananalig, pag-asa, at pagmamahal tungo sa pambansang katarungan, kaunlaran, at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Sisimulan ang anak at tinapay.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming Dumika, ang iyong pagkadakila sa mga banal na martir na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasamahan ay nagbubunsod sa aming mag-alay ng aming abang nakayanan. Kami ay umaasa na tutugunin mo ang kanilang dalangin na iyong pagdamutan at tanggapin ang mga alay na pagsasalukan sa banal na piging. Inilulugod namin ito sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayon na aming kagalakan na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasamahan ay parangalan. Sila ay kapanalig namin na may paninindigan. At ikaw ay ipahayag kahit sila ay mamatay sapagkat minarapat mo na kanilang matularan ang iyong anak na nag-akin ng sariling buhay tulad ng naganap sa iyong anak. Ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katatagang likas kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't
sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin, ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng tandang kaparean. Alalakanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ni Kristo ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipagayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambakin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapakamakan, samantalang aming pinananabikan
ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaluuban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayakan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Bawat isa'y
Diyos at bayan kong mahal, sa sangga ng inyong dangal, isubo mo kahit saan, hamakin man ako't saktan, dalangin ko'y maging tapat. Sa sapat, san libo man aking buhay, san libo rin iaalay, san libo kong kamatayan. Sa magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin nang pinagsaluhan ang aking nagbibigay buhay. Habang panahon kaming lilingon sa iyo, dahil sa lahat ng iyong awa at biyaya, bilang tugon sa dalangin ng mga banal na martir na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasamahan, marapatin mo na kami ay makarating sa kaluwalhatian na inilalaan mo sa amin. Inilulugod namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At magpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos.
namin. Magsiupo na muna po ang lahat.